So, ayan. Pakita ko sa inyo kung anong ginawa nila. Tapos na silang naglagay ng mga wire. Gusto ko lang i-share para may matutunan na naman tayo. Ibang pamaraan sa pagtanim ng ampalaya. So, unang-una, ang ginawa nila, naglagay sila ng ito. Kawayan. So ayan, pagkatapos mga around 500 na tinatawag na kawayan. Ayan. It fit yung haba. Tapos nilibing yung 2 feet. So ayan, kaya 6 feet na lang to. Ang ginawa nila, naglagay sila ng ito barbed wire. So dito basta-basta kasi pag may hangin, ito ang gagapangan ng mga ng ampalaya pag malaki na sila. So ang ginawa nila, naglagay sila ng barbed wire papunta doon sa may pader. Doon sila nag-connect. Ang foundation nito mas matibay kasi doon sa may hollow blocks sa pader sila nagko-connect. Tapos mayroon din silang nilagay na ito ang gagapangan ng mga ampalaya. So mga 1 feet siguro yung distance from here hanggang dito. So ayan, nilagay sila barbed wire. Ang iba nilagay nila twine yung nilagay nila kasi nagkulang yung wire na binili namin. Hindi kasya. Kaya yung iba, twine. Meron din iba, alternate. Gina-alternate na lang. So, dito basta-basta kung may hangin, kung may bagyo, paparating. Preparation din to. Dito basta-basta, ang laki ng kapital nito. Yung kawayan, around 20,000. So, yung wire at saka twine, hindi ko alam ni kuya kung magkano gastos niya ito. May gagawin akong video para dito kung magkano ang cost sa materials na binili niya. So ayan, dito basta-basta matumba kung may hangin. So ayan, at dito nagtatapos ang unang video natin sa part 1 sa pagtatanim ng ampalaya. So gagawa pa kami ng part 2. Simula pa lang to. Marami pa tayong mga videos na ipakita sa inyo para marami tayong matutunan. So maraming salamat at
huwag kalimutang mag-subscribe kung baguhan ka pa lang sa aming channel. At share para naman makatulong tayo sa iba, no? Diba? Ganun, gaya ng sinabi ko, di tayo magsawang matuto araw-araw. So yan lang ang sekreto. Salamat at see you next time.